Pag-uusapan natin ngayon ang student permit saka driver's license. So, isushortcut na lang natin, no? Hindi na natin isa-summarize para lang sa inyong idea. Napakarami na dyan na magkakaroon kayo ng idea kung paano. So, i-update lang natin from previous na magagastos hanggang sa kasalukuyan 21 nang mula noong August July 1 o before mag July 1 nag-upgrade kasi o nag-update yung LPO na may sinama silang program. Ito yung tinatawag na theoretical driving course and actual driving course na makukuha natin, which is sa kanila na limited slot naman at karamihan sa atin ay na magkukuha ng student permit ay sa private. Kasi alam naman natin na hindi naman talaga kayang accommodate ng LTO yung free theoretical driving course. So, ikaw bilang isang private citizen na katulad ko, na katulad mo na yung kukuha pa lang, ay talagang mapipilitan kang kumuha sa private. Which is na yun talaga ang katotohanan. Diba? So ngayon, sa umpisahan natin sa pag-upgrade ng student permit, no? So dati, wala, mag-requirements ka lang. Kailangan mo ng valid ID, TIN number, or PSA. That's it. Kukuha ka na ng student permit na libre. Wala nang exam. Pero ngayon, ang kasalukuyan, bago ka tanggapin ng pag-apply ng student permit, kailangan mong kumuha ng theoretical driving course, which is na sinasabi nila free sa LTO, kaya lang mag-aabang ka ng slot. Hindi mo alam kung kailan makakakuha. But kung nagmamadali ka, magbabayad ka ngayon sa private, which is na ito nagpapamahal. Almost 1,500 depende sa private at depende rin sa kukunin mong sasakyan, ha. Restriction pala. Kukunin mo sa depende sa kukunin nating depende sa kukunin mong restriction code. So minimum of 1,500 pesos. In short, in total amount sa ISP sa student permit, gagastos ka na ng minimum of 2,500 pesos. Minimum 'yon. Pwedeng tumaas yung konti, pwede naman. Pero minimum na 'yon. 'Yun po yung ISP. Hindi ko na isasama yung mga requirements na ADL. Normal na 'yon eh. So, essence na 'yon. 'Yun lang bago theoretical driving course. Minimum of 1,500. Bago ka makapag-apply ng student permit. O, di ba? Shortcut na shortcut. After na mayroon ka ng student permit, nakabayad ka na almost minimum of 2,500 pesos up. Ngayon, palipasin mo ng ano nga ba? 1 month. Or pag professional ang kukunin mo, 6 months. O, so, nagmamadali ka ngayon. Punta tayo sa after 1 month, magpa-process ka na ng non-pro or professional driver's license. Depende yan sa idadrive mo. Kung motor ang idadrive mo, kailangan mo ng restriction code 1. Kung 4 wheels naman, depende sa 4 wheels. Kung automatic yan, restriction code 4. Kung automatic, manual, and sitira, restriction 2. Mas mahal. Ang depende yon sa ang kukunin mo, depende sa bayad center. So, ang una mong qualification na mabigat ay ang certificate of completion na nag-actual driving ka na 8 hours sa driving school. At ito yung mabigat na ditong qualification. Nag-re-range ito na kapag motor ang nila-drive mo,
Ang babayaran mo doon ay 3,000 pesos plus ipapasa mo po yung assessment nila bago ka issuehan ng assessment certification completion. At kung 4 wheels naman yung kukunin mo, for example, ang karamihan ngayon automatic. Sa automatic, mag-i-start niya ng bayad niya ng 4,000 above. Ngayon, kung combination, 4,000 combination, automatic manual, magre-raise po yun ng 4,000 to 10,000 ang babayaran nyo kasi combination ng vehicle. So, i-assist kayo ng driving school kung papasa na kayo. Yung 8 hours na driving lesson or 16 hours kung depende sa inyo, tatap-tapin niya ng mga driving score. Pwedeng 2 hours per day o another week o depende yun sa program hanggang sa makatapos kayo, makagraduate kayo, hanggang sa ma-issuehan kayo ng completion. At yun talaga ang requirements ng drivers ng LTO bago kayo makapag-apply na non-pro or professional. After nyo yun ma-comply, assessment na yan, meron na ngayong certificate. Saka kayo pupunta sa LTO para mag-apply ng driver's license, professional o non-professional. Ano ba pagkakaiba ng professional at non-professional? Simple lang. Kapag yung drivers mo gagamitin mo sa pagtrabaho, pagkakakitaan na private. Halimbawa, kumpanya, private ang vehicle nun, green. Pero ang dapat ang lisensya mo ay professional. Pero kung pansarili lamang o private lamang, ay sa non-pro ka na. Kasi yung exam ay medyo may category din. So mag-research na lang kayo dyan. Maraming nagbibigay tsuri dyan ng reviewers sa exam. Meron din tayo dyan. Napin mo, Tagalog. Ayun po. After nung maipasa, yung tinatawag na written exam in actual exam, pumasa kayo doon, saka kayo makakapag-proceed. Kung bagsa kayo, siyempre may retake naman yan, one after 1 month. Ibigyan kayo ng chance. Yung gaya, in overall, in general, ang magagastos natin, nyo, magre-range sa 5K to 15K ang magagastos nyo. In general na yun, motor man yan o 4 wheels. Sa motor, mura-mura. Pag restriction kuduan lang. Ano lang, mga 5,000 to 7,000 sa motor. Depende sa training center lang yan. Hindi kasi, alam mo hindi naka-fix. Kasi, yung mga accredited training center, driving school ng private, ay may kanya-kanyang price. Kaya approximately lang. Minimum of 5,000 to 7,000 pag motor bago mo ma-process yung lisensya mo, bago ka makakuha in overall. At kapag 4 wheels naman, mag-range niyan sa siyempre 5,000 to 15,000. Pwedeng mag-12K yan. O, di ba? So, napaka-shortcut. Ito lang yung i-a-adapt nyong maigi. Yung theoretical driver's driving license and practical driving license. Yun yung dapat isisecure nyo. At of course, dapat talaga marunong kayong mag-drive. Kasi mayroon doon actual driving. At kapag hindi nyo na ipasa yun, ay alam na, retake. Diba? Hindi kayo mai-issuean, hindi kayo makakakuha ng non-pro or professional driver's license. Kaya medyo mabigat na yung mga kukuha pala ngayon. Medyo malaking expenses talaga ang pakakawalan nyo. Lalong-lalo na sa mga 4 wheels. Di ba? Kasi ang nagpapalaki dyan, yung practical, yung assessment, yung certificate of license talaga, certificate of assessment bago kayo ma-issue para makapag-apply sa non-pro.
Okay, Beaufort. Alam naman natin, mura lang yan. Naalala ko, ang una kong kuha ng ISP ay below 100 pesos. At ang siking kuha ko ay 300 pesos o 100 pesos. Doon yun. Pero ngayon, upgraded na po tayo. Yun. Upgraded na. Medyo dinas, ang objective po kasi ng LTO ay kumita eh, no? Matuto ang bawat drivers kasi maraming mabayolators na driver ni traffic sign, hindi marunong. Diba? So summarize lamang po ito at shortcut. Hindi ko na hinimay-himay kasi alam naman natin na yung mga basic requirement nandyan na yan. Ang puntos ko lang dito, ang pinagbago lang ay yung theoretical driving lesson before ka mag-apply ng ISP at assessment certificate na galing sa driving schools na may kanya-kanyang presyo nga kapag kumuha ka. Yun lang ang nagbago. Medical and actual is common na yun. Nandyan na yan. So, yun lang. So, bago kayo magkuha ng driving lesson o driving actual, mag-canvas muna kayo kung saan yung mura sa malapit sa inyong lugar na accredited ng LTO, no? Or mismo, mag-abang kayo sa LTO. Baka sakali, makakuha kayo ng slot. Malay mo, di ba? Makalibre ka. Pero, sabi ko kapatid, malabo yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit kung makakakuha ka ng libre sa LTO. Mag-private ka na lang. Okay, guys, so my name is Pulisya ko at nagsasabing hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching and likes.